Hello guys, sa maligayang pagbabalik po dito sa channel natin. Sa panibago pong video natin ngayon ay tungkol sa mga antique o mga vintage item o mga lumang gamit noon unang panahon. So ngayon medyo na interest talaga ako dito sa isang jar na nakita ko na napakatibay po talaga niya. So first time ko pong nakakita ng ganitong uri ng item na napakaganda po talaga, napakasolid na uri ng jar. So titingnan na po natin. Ito na po yung mga jar o mga lumang jar. So magbibigay po tayo dito ng ilang mga backstory. So pinanganak po ako ng 1981. So halos itong uri ng ganitong jar ay habang bata pa ako ay nakikita ko na nung sa mga lula ko at lolo. So possible na ginawa po ito noong 1970s at 80s ay may ginawa pa na ganitong uri ng jar. So ito naman ay medyo luma na nung bata pa ako nung nakita ko yung mga jar na ito. So possible na ginawa po talaga ito noong 1960s o 50s. So may ganito na. Yes, at halos ito rin, nakikita ko na rin ito nung bata pa ako. So titingnan natin, may ano dito, pukpukin natin para malaman natin. So ito yung kakaibang jar talaga na sinasabi ko. So yung history dito ay nahulog ito ng isang bisis doon sa kung saan siya nilagay. So yung damage niya, sa gilid niya may damage siya ng maliit sa kanyang baba. So pukpukin natin para malaman natin yung mga tunog. Ito yun o. Ito medyo matibay siya kumpara dito sa dalawa. Tapos yung isa. Tapos ito. Ito yung pinakauna o pinakaluma. Lagpas na po talaga siya ng 100 years. So may halo po siyang metal base sa kanyang nung yung damage niya. Ito. May halo talagang metal ang jar na ito. Ito yung pinakamagandang i-collection. Noong unang panahon kasi ay bihira pa yung mga kung gumawa sila ng isang halimbawa ay isang gamit ay halos wala pa talagang marka. O wala pang marka na nakalagay. So tiningnan ko wala pa siyang marka. Kahit sa puwit niya. Pero makikita po natin sa kanyang surface na may halo talaga siyang metal sa klase at sa tibay niya. So gandang magandang gawing collection talaga ito. Bihira lang tayo makakita ng ganito na nag-survive sa tagal ng panahon ngayon. So tulad sa akin na mahilig talaga sa mga antique ay talagang kinukulikita ko yung mga ganitong bagay. So hindi lang mga jar dito, marami pa ditong mga antique o mga vintage na lumang gamit. Kahit sa mga kahoy. Ito may mga luma pa tayong gilingan na gawa sa bato. Tapos ito yung lumang pundo ng barko na sobrang bigat ng uri ng bato. Bali biniak ito. Sa nung akala nila noon kasi may treasure yun sa ilalim kaya yung biniak dito. Bali dalawa yung yung butas dito na siyang pinaglalagyan ng ng PC ng barko. So yan yung lumang pundo ng barko. O pag gusto nilang huminto sa isang lugar, diyan ihulog nila sa ilalim ng dagat para hindi sila matangay ng hangin.
Ito naman yung taklobo o shell o lumang shell o malaking shell. Tapos yung pasawan na ano, gawa sa mulabi o tugas. So siguro dito na magtatapos yung video natin at maraming salamat. Thank you so much for watching. Goodbye.